Alam mo ba kung saan nanggaling ang yaman ng isa sa pinaka-prestigyosong angkan ng Pilipinas, ang mga kuwangko? At bakit hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ito? Kung mahilig kayo sa mga topic gaya nito at iba pang history, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Noong araw, ang mga kuwangko ang nagmamay-ari ng second place sa pagsusuplay ng asukan sa buong mundo. Saan nga ba nanggaling ang pera na ginamit nila para dito? Usap-usapan na galing di umano ang budget nila para dito sa unang republika ng Pilipinas. Haka-haka nga ba ito o may katotohanan? Kuwangko, hindi naman tunog Pinoy. Galing ito sa ninuno nilang Chinese na Ko Huang ang apelido. Na kinalaunan ay ginawang Kuwangko ng taong 1800s nang dumating sa Pilipinas ang ninuno nilang si Martin Ko at nanirahan dito. 1862 nang sumunod ang anak ni Martin Ko na si Jose na nakapangasawa ng isang Pilipina na si Antera Estrella at nagkaroon sila ng tatlong anak, sina Isidra, Melencio at Trinidad. Ang siwalang negosyo ng pamilyang ito ay ang palitan ng bigas. Pero hindi sila yumaman sa pakikipagpalitan ng bigas. Yumaman sila noong 1900s sa pagbili nila ng lupa na ikinagulat ng mga tao dahil hindi naman sila mayaman na nagpunta dito. Kaya paano nakabili ng mga lupa? Ang sabi, ang yaman di umano ng pamilya ay galing sa isa sa pinakahinahangaang bayani na si General Antonio Luna. Pero anong basahin nila dito? Sa panahon ng Malolos Constitution, sa Barasoin Church ng di umano, unang nag-cross ang landas ni Antonio Luna at Isidra Kuwangko. Nabihag ang puso ng tigasing general. Taong 1867, ipinanganak si Isidra Kuwangko. Grade 3 lamang ang natapos. Ngunit dahil sa likas nitong galing sa matematika at pagnenegosyo, ay nakakuha ito ng lisensya para makapagtinda ng nipa at kawayan sa edad lamang na 24. Matipid din daw ito at palaipon, isang katangian na maganda para sa business. Sinasabing sa isang pagtitipon, nagkakilala si Isidra at Luna sa simbahan ng Barasoin Church. Dito daw nagpupunta ang mga kababaihang miyembro ng Red Cross upang mag-abot ng mga regalo sa mga sundalo. Ayon sa diplomat na si Rafaelita Hilario, apo ng nooy gobernador ng Pampanga noong 1898 na si Tiburcio Hilario, na siyang taga-kolekta ng milyong-milyong pilak at ginto na donasyon ng mga kapampangan para sa rebolusyon. Ang mga ito ay ipinaubaya di umano ng dating Presidente Emilio Aguinaldo kay General Antonio Luna, na ayon sa kwento-kwento ay dinerecho daw ang 1,000,000 pilak at ginto sa bahay nila Isidra, na ang sabi ay ipinatago daw ang mga ito sa kanya. Nang mapatay si General Luna ay hindi na daw ibinalik ni Isidra ang buong halaga kay Emilio Aguinaldo. Ayon sa pananaliksik ni Ricardo Manapat, dating direktor ng The National Archives, kung ating paniniwalaan ang ulat ni Larry Henares, dating manunulat at chairman ng National Economic Council, sa kanyang interview kay Encarnacion Saulo Padilla, na matalik na kaibigan ni Isidra, naging malapit daw si Isidra at Luna at laging kinukwento ni Isidra kay Encarnacion na ibinibigay at ipinagkakatiwala daw ni Luna ang mga ginto sa kanya bago ito umalis para kitain si Emilio Aguinaldo sa kabanatuan kung saan siya pinatay. Ang ginto at pilak ay maaaring simbolo daw ng pangako na babalik si Luna kay Isidra, lalo na at nagbunga di umano ang pagmamahalan ng dalawa. Sa isang mansyon malapit sa Barasoin Church kung saan dating nakakulong si General Antonio Luna, ipinanganak si Jose Kuwangko, na kapatid ni Antonio Kuwangko, na siyang anak ng kapatid ni Isidra na si Melencio. Sa ancestral house ng mga Kuwangko, nagdaraos ng pagtitipon ang mga VIP ng Malolos Congress noon. Sa panahong iyon ay sinasabing nabuntis daw si Isidra. Ang sabi,
ay nobyo niya na isang mestisong Chinese, di umano ang ama ng dinadala niya, na namatay bago pa sila ikasal. Ngunit walang maibigay na pangalan. Inampon ng kanyang kapatid na si Melencio ang anak ni Isidra upang mailagtas ang reputasyon nito. Dahil noong panahon na iyon, ay kahiya-hiya ang mabuntis ng hindi kasal. Ayon sa pananaliksik ni Henares, hinala niya na si Antonio Cuanco ang anak ni Isidra kay Luna. Dahil sa apat na magkakapatid, ito lamang ang hindi mahanapan ng eksaktong detalye ng kapanganakan. Pero tugma ito sa panahon ng pagbubuntis hanggang maipanganak. Taong 1898 o 1899, maaaring nabuo ang bata. Siyang panahon na madalas sa Bulacan si Luna upang dumalo sa Malolos Congress at lumaban sa giyera. At sa pagitan naman ng Marso 1899 hanggang Pebrero 1900, ipinanganak ang bata. Panahong umalis patungong Paniki Tarlac si Isidra. Dagdag pa rito ang pagkakahawig ni Antonio Luna at Antonio Cuanco. Sa magkakapatid, si Antonio lamang ang may reverse Windows Peak na hairline. Makapal ang kilay sa isang mata at manipis sa kabila. Magkahugis ang mga mata at labi. Kahit sa talino, ang mga kapatid ni Antonio Cuanco ay pawang nag-focus sa business at pag-aabogas siya. At tanging si Antonio lamang ang sumunod sa yapak ng hinihinalang ama niya na si Antonio Luna at kumuha ng pagdodoktor. Sa isa pang pananaliksik ni Henares ay hinanap niya ang puntod ni Antonio Cuanco na sinasabing may kasama daw itong isa pang bangkay na hindi kilala kung sino. Di kaya ito si Antonio Luna na hindi natagpuan ang mga bangkay mula nang ito ay patayin. Ang hinala na ipinalipat ni Isidra ang mga buto ng mag-ama upang kahit sa kabilang buhay ay magkasama ang dalawa. Sa pagkawala ni Luna ay hindi na naibalik ang kabuoang pera para sa rebolusyon na para sana sa unang republika. Ang perang ito raw ay ginamit ni Isidra sa pagpapautang at ang collateral ay ang lupa ng mga pinapautang niya na kapag hindi nakakabayad ay lilikumin ang lupa nito. Hindi kailanman nag-asawa si Isidra at namatay sa edad na 93 at dahil walang anak ay naging tagapagmana nito ang mga pamangkin na sila Antonio, Jose at Eduardo Cuanco. Kilala natin ang mga Cuanco bilang isa sa mga pinakakilalang pangalan pagdating sa business at politika. Ang PLDT, San Miguel at Bank of Commerce ay isa lamang sa pag-aari ng pamilya nila. At ang pinakasikat ay ang Hacienda Luisita na may tumataginting na lawak na 6,453 hectares o 64.53 kilometers, 64,530,000 meters o 694,595,139 feet. Ang daming numbers. In short, kasing laki ito ng dalawang Makati City. Ang Hacienda Luisita ay matatagpuan sa Tarlac. Sakop nito ang limang malalaking bayan. Ito ay binili ni Jose Cuanco, tatay ni Piping at Cory Cuanco. Lumapit ang mga Cuanco kay Magsaysay taong 1957, humingi ng tulong at umutang sa GSIS ng 5.9 million kapalit ang kondisyong ipapamahagi ito sa mga magsasakang tenant sa makatarungang halaga matapos ang 10 taon. Subalit, namatay ang Presidente Ramon Magsaysay noong 1957 at taong 1958, pinaamyendahan ni Jose ang kontrata na ibibenta lamang ang lupain ito sa tenant kung meron ng resolusyon na siyang ginamit niya bilang panabla para hindi maipamahagi ang lupain. Naghain ng kaso ang pamahalaang Marcos laban sa mga Cuanco dahil sa hindi pagsunod sa napag-usapan, pero nabaliwala ito dahil isa daw itong harassment mula sa rehimeng Marcos. Taong 1986,
nang si Corrico Wangco Aquino na ang nakaupo sa pwesto bilang presidente. Isa sa pangunahing plataforma niya ay ang reforma sa lupa at iniusad ang Comprehensive Agrarian Reform Program sa Kongreso kung saan na ipatupad ang stock distribution option at ginawang stockholder ang mga magsasaka. Hanggang ngayon, madami pa din ang nagsasabi na ang kayamanan ng Cuanco ay galing sa unang republika ng Pilipinas. Totoo man ito o hindi, mukhang hindi na natin malalaman pa. Kayo, ano sa tingin nyo? Kung mahilig kayo sa mga topic gaya nito at iba pang history, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel.